Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Khaleel TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang, Rescued by the Billionaire. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike po ng aking video, pakiclick po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Khaleel TV. Nico, ungol ni Asher. Kumunot ang noo ko at napatingin sa lalaking pumasok sa kwarto. Nanlaki ang mata ko. Siya ay, walang alinlangan, ang isa sa mga pinakakaakit-akit na lalaki na nakita ko. Mayroon siyang itim na buhok at caramel brown na mga mata. Siya ay matangkad, at ang kanyang katawan ay katulad ng sa isang atleta. Lahat ng tungkol sa kanya ay sumisigaw ng lalaking modelo, ngunit nagbigay siya ng isang mapanganib na vibe. Umiling ako, hindi ako dapat humahanga sa ibang lalaki sa harap ng asawa ko. Tumingin si Nico kay Asher. Hello old friend. Lumapit siya sa akin at itinaas ang kaliwang kamay ko at hinalikan yon. You must be Jessica. Asher and I go way back. Nalungkot ako nang hindi niya ako inimbitahan sa kasal niya. Ngumiti siya, which is understandable. Ninakaw ko sana ang asawa niya, kung ginawa niya. Nakilala ko agad ang boses niya. Ang kanyang Italian accent ay walang kaparis sa alinman sa mga narinig ko noon. Napabuntong hininga si Asher. Anong ginagawa mo rito, Nico? Paano nakilala ni Asher ang lalaking ito? Base sa narinig kong usapan sa loob ng sasakyan, parang hindi siya ang tipo ng tao na makikilala ni Asher. But then again, dahil sa negosyo ni Asher, nakipag-interact siya sa lahat ng uri ng tao. Inalis ni Nico ang atensyon niya sa akin at tumingin kay Asher, muntik nang makapatay ng dalawang Giovannis ang tangang lalaking iyon. It's not something to take lightly. Speaking about Giovannis, where are they? Nagpapatahi si Zuria, nasaktan ang paa, at si Alessandro ay nasa children's ward. Okay naman silang dalawa, sumagot ako. Tinagilid niya ang ulo niya at ngumiti sa akin, salamat. Ang lalaking ito ay walang duda, isang babaero. Siya ang tipo ng lalaki na maaaring magkaroon ng kahit sinong babae na gusto niya dahil hindi lang siya gwapo, ngunit hindi ka panipaniwalang kaakit-akit. Tumingin siya kay Asher, I respect you Asher, always have. Sabi ng sources ko, ex siya ng asawa mo, sumulyap siya sa akin. I'd fight for a beauty like her too, binalik niya ang tingin kay Asher, alam kong hindi mo sasaktan ang bata, hindi kung sino ka. Hindi ko kayang ilagay niya ulit sa panganib ang pamilya ko kaya haharapin ko siya, pero may utang ka sa akin. Hindi niya pinayagang sumagot si Asher. Kinindatan niya ako sa kalumabas ng kwarto. Sino siya? Itinanong ko. Si Nico Giovanni iyon. Siya ang bayaw ni Zuria. That makes sense, pero paano mo siya kilala? Halos hindi nagsalita si Zuria tungkol sa kanyang pamilya. Remember the mafia group na sinabi ko? Tumango ako. Ang tatay ni Nico ang leader. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Nagkaroon ng kahulugan ang lahat ngayon. Ang asawa ni Zuria ay hiwalay sa mafia, at iyon ang dahilan kung bakit siya binaril ng 15 beses. Kaya naman naisip niya na para sa kanya ang pag-atake ngayon. Kaya naman napakayaman niya, miyembro siya ng isang mafia family. Sa tingin mo ba papatayin niya si William? Tanong ko pagkatapos ng ilang sigandong katahimikan. Nagkibit-balikat si Asher, Nico is unpredictable. We'll just have to wait and see. Lumapit siya sa akin at inakbayan ako. As much as I can't stand Nico, I'd rather do him a favor than have William come after you again. William is a psychopath, and he need to be stopped. Paano kung hilingin niyang pumatay ka ng tao? Nag-aalalang tanong ko. He won't. Ang Giovanni family ay may daan-daang lalaki na kusang pumatay para sa kanila. Hinagod niya ng marahan ang likod ko, don't worry. Nico won't ask me to do anything illegal. Hindi ako sigurado. The man was a part is a member of mafia family, nothing about him screamed legal. Ngunit muli, si Zuria ay hiwalay din sa pamilyang iyon, at isa siya sa mga pinakasweet na tao na ikinatuwa kong makilala. Nagalit siya nang makipag-usap kay Nico, na maaaring mga hulugan na wala siyang kinalaman sa ilegal na panig ng pamilya. Itinulak ang pinto, pumasok ang mami ko, sina mami Hana at tito Kevin. Ayos ka lang, mahinang sabi ng mami ko. Kumalas si Asher sa aking mga braso at nagbigay daan sa aking ina. Niyakap niya ako at nagsimulang umiyak.
hindi ko kayang mawala ka, hindi na mauulit, nanginginig ang boses niya habang nagsasalita. Hindi ka mawawala sa akin, ma, humiwalay siya at hinalikan ako sa Nuo. Ang Alton ay isang nakakalaso na bayan, ngunit hindi namin kinailangang mag-alala tungkol sa mga taong sinusubukang itaboy kami sa kalsada. Bulong niya. Mami, nararapat niyang malaman na hindi ito aksidente. Oo, sagot niya, it was William, tinangka niya akong patayin. Habang inuulit ko ang mga salitang iyon, mas napagtanto ko kung gaano kabaliw si William. Wala akong ginawa sa kanya. Ano? Umiling si Tito Kevin, that boy is getting out of hand, kailangan nating kumuha ng restraining order laban sa kanya. Umiling si Mommy Hannah, hindi laging epektibo ang restraining orders, si Norma, a mom who was irregular at the center, filed one against her ex. He killed her 2 days after. My mom tensed in my arms, he won't get to hurt me again. Siniguro ko sa kanya. Paano mo nalaman yun? Tanong ng mami ko. Si Zuria ang nagmamaneho ng sasakyan. Nasa sasakyan din ang anak niya. Sumagot si Asher, ngunit hindi ito ang sagot na gusto ng mami ko. Si Zuria ay ikinasal sa isang don. Ang kanyang pamilya ang pinakamalaking Italian mafia sa New York. Kakaalis lang ng kanyang bayaw. Babayaran niya si William para sa paglalagay. Nasa panganib ang buhay ng kanyang pamangkin. The Giovannis, tanong ni Tito Kevin. Tumango si Asher. He's dead meat. Ang pamilyang Giovanni ay tungkol sa pamilya, at hindi sila naniniwala sa pananakit ng mga babae at bata. Napatingin ako kay Tito Kevin na nagtataka na malalaman niya ang tungkol sa isang mafia family. Ang iba niyang mga salita ay nagsimulang magrehistro ng ilang segundo pagkatapos. Giovanni, protektahan ang babae at mga bata. Bumalik sa isip ko ang alaala ng gabi sa park. Itinaas niya ang baril niya at itinutok sa ulo ko gaya ng ginawa niya sa lalaking nakahudi. Parang nag-slow motion ang lahat. Nagsimula akong humagulgul. Please, nakapikit kong pakiusap. Ngunit ito ay walang silbi. Itinulak niya ang martilyo pababa. Bago pa niya mahawakan ang gatilyo, nagsalita ang isa sa mga lalaki. Bata pa lang siya, buntis na siya. Siya ay napabuntong hininga. Kung marinig ito ni Don Giovanni, hindi siya matutuwa. Hindi kami pumapatay ng mga babae at bata. Ang mga lalaking nagnakaw sa akin ay nagtrabaho para sa The Giovannis. Binigay ko ang iniisip ko. Ha? Tanong ni Asher na nakakunot ang noo. Naalala ko, pinabayaan lang nila ako dahil hindi naniniwala si Don Giovanni sa pagpatay sa babae at bata. Mukhang tama, sabi ni Tito Kevin. Tumingin sa akin si Asher, kaya tayo ay magkasama dahil binitawan ka ng ilang miyembro ng gang ni Nico. Kumalakhak si Asher, I guess I should thank the bastard after all. Napangiti ako sa sinabi niya. So, no more William? Tanong ng mami ko. Umiti si Asher sa kanya, no more William? Ano ang tungkol sa kanyang ama? Tanong niya. Pumasok si Eric sa silid, he was arrested last week for fraud. Binigyan niya ng kakaibang tingin ang mami ko bago lumingon sa akin. Kumusta ang pakiramdam mo? Umiti ako, okay lang ako. Paano mo nalaman ang pag-atake? Tumingin siya sa aking ina, tumawag ang isang napakaalalang ina na nagsasabing kailangan mo ng isang abogado. Hindi na si William ang dahilan ng aksidente. Nasa sasakyan si Zuria, pasok ni Asher. Nagtaas ng kilay si Eric, Zuria Giovanni, Gabriel's wife. That's the one. Well, your problem is solved. Zuria Giovanni is forbidden territory. Gabriel might be dead, but he's still protecting his wife. She's worth billions. Bakit sa tingin mo ay single na siya mula nang mamatay ito? Siya ang nagpoprotekta sa lahat ng kayamanan niya. Siya ang totoong utak ng kriminal. Kumunot ang noo ko, anong ibig mong sabihin? Sweet at pala kaibigan si Zuria. Isa siya sa pinakamahusay na computer programmer sa mundo, sagot niya. Paano mo nalaman ang lahat ng iyon? Tanong ni Asher. She was my foster sister sa loob ng 2 taon. Natahimik ang buong silid, at sa mukha ni Asher ay hindi rin niya alam ang tungkol sa kanilang relasyon. 12 siya noong lumipat siya sa amin. Naging magkaibigan kami sa loob ng 2 taon, ngunit pagkatapos kong umalis para sa kolehiyo, nagkaroon siya ng matinding pagtatalo sa aking mga magulang, at inilipat siya sa ibang lugar. Ang kanyang mga bagong kinakapatid na magulang ay nakikipag-ugnayan sa ilang mga Russians, at nalaman nilang kaya niyang mag-program. Kinailangan niyang tumakas para protektahan ang sarili. Napakaraming tao ang nakaalam tungkol sa kanyang talento, at gusto nila siyang pagsamantalahan. Kailangan niyang patuloy na gumagalaw hanggang sa makilala niya si Gabriel. Pamilya niya na siya lamang ang may sapat na kapangyarihan upang protektahan siya mula sa mga Russians. Wow, ang dami naman, bulong ko. Marami na siyang pinagdaanan, dagdag niya.
Mukhang malapit ka sa kanya, dagdag ng mami ko. Narinig ko ang selos sa boses niya. Tumingin si Eric sa mami ko, she's my little sister, and I'm Alessandro's godfather. Wow, ngayon ka lang nagbukas ng isang buong closet ng mga bagay na hindi ko alam tungkol kay Zuria, bulong ni Mami Hana. Tumingon si Eric sa kanya, she's still the same selfless Zuria. I shared her story because all of you deserve to know what she's went through. Kung sino talaga siya, hindi na siya kasali sa business affairs ng Giovanni family. She got clean once Gabriel died. Pero pinoprotektahan pa rin nila siya. Siyempre, siya ay gumagawa ng tagapagmana para sa kanilang emperor. Lagi nila siyang paprotektahan. Sige, sabilang ko. 1, 2, 3. Umiti ako sa kamera sa 10 beses. Napabuntong hininga si Asher at tinanggal ang kamera sa mukha niya. Hindi pa rin siya tumingin o umiti. Huminga ako ng malalim at pinakawalan ito. Well, we can cross-model off the list of professions that she'll be interested when she gets older. Sa nakalipas na 30 minuto, sinubukan namin ni Asher na kunan ng litrato si Jamaica. Napangiti siya sa unang pagkakataon kaninang umaga nang sunduin siya ni Asher. Namiss ko ang unang ngiti niya, ngunit kumbinsido si Asher na umiti siya muli sa lalong madaling panahon. Kaya sinuot namin ang aming pinakamagandang damit at kinuha ang digital camera. Piminsan ay hindi siya umiti. Sa tingin ko dapat kong subukan. Baka mas gusto niya ako, biro ni Asher. Kung mas gusto ka niya hindi na niya iniiyakan ang dibdib ko 45 minuto na ang nakalipas. Napangiti si Asher, yan ang ilang magagandang dibdib, kamandat siya. Alam nating pareho na hindi lang siya ang umiyak para sa mga dibdib na yon. Naging kulay pink ang mukha ko at natawa ako. Pwede bang kunan mo na lang ng picture, please? Sige, susubukan ko pa ng ilang beses pero kung hindi pa rin siyang umingiti, kailangan na nating maghanap ng ibang solusyon. Inilagay ni Asher ang kamera sa kanyang mga mata. Sumasakit ang pangako sa lahat ng ngiti pero sinubukan ko pang umiti. Perfect, bulong niya, umiti ba siya? Iniangat ko ang ulo ko at tumingin kay Jamaica. Walang ekspresyon pa rin ang mukha niya. Hindi, siya ay hindi, ngunit ginawa mo. At ang iyong ngiti ay perpekto, tugon niya. Iniikot ko ang aking mata at ngumiti. This won't work. We'll have to wait hanggang sa tumanda siya. Nagkibit-balikat siya. Okay, fine. It's my time to take pictures with her. Lumapit sa akin si Asher at marahang binuhat si Jamaica mula sa pagkakayakap sa akin. Nang ligtas na siya sa kanyang mga bisig, binigyan ko siya ng upuan. Napatingin ako sa kanya, ayusin mo yung mga balikat mo at ikiling mo ang ulo mo sa kanan. I love it when you boss me around. Napangiti ako. Saan ko nakuha ang lalaking ito? Isa kang troublemaker. Nagsimulang itaas baba ni Asher ang isang kilay niya, ikaw lang ang taong pinuproblema ko. Umiling ako at itinaas ang kamera sa kinatatayuan. Smile para sa kamera, inangat ko ang kamera at inilagay sa mata ko. Tumingin ako sa lens habang nakatutok ito. 1, 2, 3. Habang pinindot ko ang button sa 3, isang malaking ngiti ang sumilay sa mukha ni Jamaica. Inalis ko ang kamera sa mukha ko na may malaking ngisi sa mukha. Umiti siya. Asher, umiti siya. Natawa ako at nagsimulang hanapin ang litratong kakakuha ko lang sa kamera. Napangiti ako sa picture. Parehong nakangiti sina Jamaica at Asher sa kamera. Lumapit ako sa kanya at ipinakita ang picture. Tumawa siya, sabi ko sa'yo mas gusto niya ko. Napangiti siya dahil nakatingin siya sa akin. Nagkibit-balikat si Asher, whatever makes you happy. Iniikot ko ang timer sa kamera sa 15 segundo, pagkatapos ay inilagay ito sa tripod. Oras na para sa ating 3. Pabilis akong umupo sa tabi ni Asher at ipinulupot ang mga braso ko sa bewang niya. Narinig ko ang pag-click, ibig sabihin ay kuha ang picture. Bumalik ako sa kamera at tiningnan ang picture. Ang ganda, bulong ko. Lumapit ako kay Asher at ipinakita sa kanya ang picture. Maaari nating palakihin at i-display sa ating bahay. Tumingin ako sa kanya, wala tayong bahay. Ay, hindi na natapos ni Asher ang kanyang pahayag dahil nagring ang phone ko. Tumayo ako kay Asher at naglakad papunta sa table kung saan nakalagay ang phone ko. Mami ko ang tumatawag. Inangat ko ang phone sa tenga ko, hi, mom. Nanunood ka ba ng balita? Tanong niya agad. Hindi po, sabi ko na nakakunot ang noo. Ilang buwan na akong hindi nanunood ng balita. Ilagay ang iyong TV sa CNN ngayon din. Bakit? Ano ang espesyal sa CNN sa oras na ito? Gawin mo na lang. Sige. Kinuha ko ang remote ng TV sa side table at binuksan ang TV. Nakakagulat na nasa CNN na ito.
Si William Morgan, anak ng Ohio millionaire na si George Morgan ay natagpuan ng mga pulis sa kanyang apartment na may maraming tama ng baril at saksak at ang kanyang mga paa ay lubhang nabali. Dinala siya sa ospital at iniulat na nasa kritikal na kondisyon. Ipinakita ng mga street camera na dati ay kasangkot si Morgan sa isang habulan ng kotse kung saan sinabi ng mga saksi na sinubukan niyang saktan si Zuria Giovanni, ang asawa ng pinaghihinalaang leader ng gang, ang yumaong si Gabriel Giovanni. Bagamat dinala ni Zuria ang iba pang mga pasahero sa ospital na may mga minor injuries, habang hinahabol, iniulat na sinaktan ni Morgan ang 32 taong gulang na si Maria Vasquez na ikinamatay niya kaagad sa pag-crash. Noong panahong iyon, 5 buwan ding buntis si Vasquez. Pinaghihinalaan na marahil ay inatake si William Morgan bilang ganti ng mga galit na residente matapos ang pagpatay kay Ginang Vasquez. Narito ang sinabi ng mga residente. Hindi ako makapaniwalang wala na siya. Sa tuwing dadaan ako, lagi siyang nakangiti sa akin. Siya ay isang matamis at mapagmahal na individual. Bumaling ang kamera sa isang lalaki na puno ng luha ang mga mata. She was pregnant with my baby. Tilipat na kami. I got a house to rent yesterday. He bawled, we were not gonna be homeless anymore. Nakakadurog ng puso ang sakit sa mukha niya. Tumulo ang luha ko. Naramdaman ko ang sakit niya. Nang maisip niyang bubuti na ang kanyang buhay, kinuha ni William ang kanyang kasintahan at ang kanyang sanggol. Si Maria ay buntis at walang tirahan, tulad ko noong mga nakaraang buwan. Maaaring nangyari sa akin yon. Baka mawalan ako ng buhay dahil sa isang baliw. Ang clip ay bumalik sa channel ng balita, si William ay haharap sa maraming mga kaso, kabilang ang dobleng pagpatay at pagtatangkang pagpatay. Kung mabuhay si Morgan ay mahaharap sa minimum na 50 taon sa bilangguan. Ito ay si Antoinette Miller na nag-uulat para sa balita sa CNN. Pinatay ni Asher ang TV at hinila ako sa kanyang mga braso. Okay lang, hindi ka na niya sasaktan o kahit kanino kahit kailan. Pinulupot ko ang mga kamay ko sa leeg niya at umiyak. Sumasakit ang puso ko, hindi para sa akin kundi para sa inosenteng namatay habang sinusubukan niya akong patayin. Ako ang dahilan kung bakit namatay ang isang inosenteng buntis na walang tahanan. I know what you're thinking, and you're wrong. It's not your fault. Kung hindi siya nagmamaneho ng walang ingat, hindi sana siya namatay. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Mahirap na hindi, ngunit sinubukan ko. Si William ay isang psychopath, at kung pinahahalagahan niya ang buhay, hindi niya sana ako sinubukang patayin. Hindi sana siya bibilis ng matamaan niya si Maria. Susubukan sana niyang tulungan siya, dinala siya sa ospital. Wala siyang sympathy. Dapat ay pinatay na nila siya. Makalipas ang ilang minuto, kumalma ako at humiwalay kay Asher. Bakit hindi siya pinatay ni Nico? Kung napakadelikado ni Nico, bakit hindi na lang niya pinatay si William? Sinuklay ni Asher ang kanyang mga kamay sa aking buhok, si Nico ay may sense of humor. Gusto niyang makitang naghihirap ang mga tao. Kung mabubuhay si William, pagkatapos ay gugulin niya ang buhay sa bilangguan, isang kulungan na malamang na pipiliin ni Nico. Kung mabubuhay siya, siya ay pahihirapan araw-araw habang nabubuhay siya. Maganda yun para sa akin. Hindi ko na siya gustong makita kahit kailan. You won't, paniniguro niya. Napabuntong hininga ako. Napakasaya namin 10 minuto ang nakalipas. What's wrong? We went from talking about blowing pictures to talking about William. He always tried to find a way to break our special moments kahit wala siya dito. Nandidiri ako sa kanya. Sana mamatay na siya, pero sana mag-suffer din siya. Deserve niya ito pagkatapos ng lahat ng ginawa niya. Kalimutan na natin si William. Pumikit ako saglit sa kabinuksan. Nakalimutan. Kung gusto ng asawa ko nakalimutan ko ang ex ko, hindi ko na kailangang mag-alinlangan. Good, nakangiti niyang sagot. Remember what we talking about before your mom called? Nanlaki ang mata ko sa sinabi ni mommy. Dapat ay ibinaba na niya ang tawag. Tatawagan ko siya mamaya para humingi ng tawad. Tumango ako sa tanong niya, you were going to say something about a house. Umiti siya at tumango, yes. I was, tumayo siya, babalik ako agad. Habang wala siya, napatingin ako kay Jamaica na nakatulog sa rag sa tabi ko. Pasalamat siya na hindi na niya makikilala ang lokong lalaking iyon. Bumalik si Asher sa silid na may hawak na envelope. Umupo siya sa tabi ko at inabot sa akin ang envelope. Ano ito? Buksan mo na lang, utos niya. Binuksan ko ang envelope. May isang sheet sa loob nito. Kinuha ko ito at sinimulang basahin ang mga nakasulat doon. Inangat ko ang ulo ko at tumingin sa asawa ko. Bakit? Umiti siya, kaya hindi mo na kailangang mawalan ng tirahan kahit kailan. Umiti ako at ipinulupot ang mga braso ko sa leeg niya. Salamat.
Hinila niya ako mula sa pagkakayakap at tumingin sa akin. "You can thank me later." Napangisi ako, "Oh, I will." Napangiti ako at binalik ang tingin sa papel. "Bakit 7 hektarya, hindi ba napakalaki? Ayaw mo bang maglaro ang 5 nating anak? Tumawa ako, "Sinabi mong 4 sa huling pagkakataon." Nang makita ko si Jamaica nang umiti sa akin kaninang umaga, "Gusto ko pa." Sabi niya sabay pa, "So gusto mong mabuntis ako taon-taon?" Nagpatawa ako. Umiling siya, "No, bata ka pa, gusto kong tapusin mo muna ang university, at pagkatapos ay magsisimula na tayong magkaroon ng maraming sanggol. Siguro pwede na akong magsimula ng university next year." Matanda na si Jamaica para umalis sa daycare. Hindi pa rin ako nakakapagdesisyon kung ano ang gusto kong gawin sa buhay. Mayroon akong maraming oras upang magpasya sa aking susunod na hakbang. Nagkibit-balikat siya, "Kahit kailan mo gusto, I'll be here to support you. Always." I looked into his enchanting blue eyes, "I can't wait to start making babies with you." Umisi si Asher saka inilapat ang labi niya sa labi ko. "Pwede na tayong mag-practice." Pagkalipas ng 5 taon, "Jamaica, tanggalin mo ang unan sa mukha ni Aaron ngayon din." Tumangala si Jamaica sa akin mula sa gawaing pagpigil sa kanyang tiyuhin, ngunit hindi siya nag-effort na kumilos. "Pero mommy, siya ang nagsimula," she pouted. "Tinawag niya akong baby." Napabuntong hininga ako, "Jamaica, sinasaktan mo siya. Please bumangon ka na." Sinubukan kong maging kalmado hanggat maaari, siya ay 5 taong gulang, kaya hindi niya alam ang pinsalang maaaring idulot ng isang unan. Inangat niya ang unan sa ulo ni Aaron. "Apologize," utos ko. Bumaba ang tingin ni Jamaica sa tiyuhin, "I'm sorry, Aaron." Umiti si Aaron sa kanya, "Okay lang ako, Jamie." Tumayo siya at inakbayan siya, "I'm sorry too." Napangiti ako sa eksenang nasa harapan ko. 4 na si Aaron, kaya sabay silang lumaki. Mas parang magkapatid sila, sa halip ay tiyuhin at pamangkin. "Nag-away na naman sila, diba?" tanong ni Asher sabay pasok sa kwarto. Tumango ako, "It's an every hour occurrence." Hindi nila mapigilan ang kanilang sarili. Kumalakhak si Asher at lumapit sa akin. He placed a soft kiss on my lips then bent to place one on my stomach. "Are you gonna fight your big sister when you come?" "No, daddy, I won't fight him. I will play with him and kiss him. We're going to have so much fun." Nakangiting sabi ni Jamaica, super excited na siyang magkaroon ng baby brother. Sinabi niya sa lahat ng nakilala niya. "Me too." Parehong natuwa si Aaron. Siya ay kumuha ng isang batang lalaki upang paglaruan. Tumayo si Asher, "Come on kids, it's bedtime." Aaron pouted, "Meron din ba tayo?" Tumango si Asher, "Oo, lagpas na sa oras ng pagtulog mo." "Kailan ang uwi ni mommy?" tanong ng baby brother ko na nakatingin sa akin. May soft spot ang mommy ko kay Aaron. She'd give in to his spots and allow him to go bed later than usual and that's why he was asking for her. "Babalik ang mga magulang mo ngayon," sagot ko. "Yehey, namimiss ko na si daddy at mommy. I miss them too, now come on. Matulog na tayo." Hinawakan ni Asher ang kanyang kamay sa mga bata at kinuha nila ito. "Good night, mommy." Lumapit si Jamaica at hinalikan ako sa pisngi. "Good night, Jesse." Sinundan niya ang kanyang pamangkin at hinalikan din ako sa pisngi. "Good night, kids." Pagkatapos ay lumabas na sila ng kwarto, naiwan akong mag-isa. Napatingin ako sa sahig na puno ng mga manika at mga laruan. Walang paraan na yumuko ako para kunin ang mga iyon. Si Aaron at Jamaica ang unang pupulot sa kanila sa umaga. Tumalikod ako at naglakad patungo sa kwarto ko. Hinubad ko ang tsinelas ko at humiga sa kama. Tumitig ako sa kisame at ngumiti. 5 taon na kaming kasal ni Asher, at ito ang pinakamagandang 5 taon ng buhay ko. Walang araw na pinagsisisihan kung nakilala ko si Asher. May mga pagkakataong naiisip ko kung ano ang maaaring mangyari kung hindi kami nagkita, pero nalungkot ako. Hindi ko maisip ang buhay na wala siya. Gaya ng ipinangako, tumayo si Asher sa tabi ko sa loob ng 4 na taon habang tinapos ko ang aking degree in psychology sa Columbia University. I graduated with first class honors 6 months ago. Nagtatrabaho na ako ngayon sa council ng mga single mother sa center. Ang buhay ko ay napapaligiran ng masasayang mga taong nagmamahal at nag-aalaga sa akin. Ang aking ina at si Eric ay maligayang ikinasal na may 1 kid and 1 on the way. Natuwa kami nang malaman namin na pareho kaming buntis at ipinaglihi ang aming sanggol sa parehong weekend sa Roma. Kakatapos lang nina Mami Hannah at Kevin sa pag-aampun sa kanilang 3 anak.
Ang panganay ay si Monroe, na 12, si Jesse, na 9 at si Mary Jane, na 5. Lahat sila ay inabandona sa murang edad, kaya kailangan nila ng pagmamahal at proteksyon kay Mommy Hannah, at maibibigay sa kanila ni Tito Kevin. Mahiyain sila noong una, ngunit nang mapagtanto nila ang pagmamahal na ibinahagi ng bawat isa para sa isa't isa, sila ay naghalo ng perpekto. Ipinanganak ni Zuria at ng kanyang asawa ang kanilang pangatlong anak noong nakaraang linggo. Nakatutuwang makita na siya ay nakipagsapalaran at nagmahal muli. Nakilala ni Emily ang isang kaakit-akit na Italiano habang kami ay nasa Roma. 6 na buwan na silang kasal. Ang nakakalungkot lang ay wala pa rin kaming ideya sa nangyari kay Christina. "What's wrong?" tanong ni Asher na lumapit sa akin. Inangat ko ang ulo ko at tumingin sa kanya, "Oh, nothing. Just thinking about how everything has changed in the last 5 years. Humiga siya sa kama sa tabi ko, "Nakasimangot ka." "Oh, si Christina ang iniisip ko. Nawala lang siya, siya ay magiging 19 na ngayon, sapat na ang gulang upang lumayo sa utos ng kanyang magulang. Gusto mo bang kumuha ako ng taong maghahanap sa kanya?" Tumingin ako at ngumiti, "You would do that for me." Umisi siya at inilapit ako sa kanya, "Oo naman. Maglalakad ako sa araw kung hihilingin mo sa akin." Natawa ako, "Mamamatay ka kung lumapit ka pa sa araw." "Exactly, mamamatay ako para sa'yo." Uminit ang puso ko, umiti ako sa asawa ko. "I love you." Inilapat niya ang labi niya sa labi ko at marahan akong hinalikan. "I love you more." At dito na po, nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Jessica at Asher. Ang mga tao ay hindi palaging nangangailangan ng payo, minsan ang kailangan lang talaga nila ay kamay para hawakan, tainga para makinig, at puso para intindihin sila. At lagi po nating tandaan, at sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya, at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po, God bless at ingat po tayong lahat.